Accept all ko lang po yun. Ready na po tayo? Yes. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome na naman sa isa na namang episode ng Bulatlatan. Ito po ang katlong episode natin ng series of webinars ngayong panahon ng lockdown. So alam ko halos araw-araw yata ay may pa-webinar na ganap, kaya nakakatuwa po at kahit kayo alam ko ay very busy kayo sa inyong hapon, busy po kayo sa dami ng webinar na nagaganap almost every day, ay natutuwa po kami at pinaunlakan nyo po at pinili nyo po yung Bulatlatan na webinar today, this afternoon. Makikita nyo naman po, work from home po kami. So, kahit na work from home kami, pinipilit pa rin namin makapagbigay ng servisyo sa ating mamamayang Pilipinas pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na kinakailangan po natin sa ating pang-araw-araw. Kahit tayo po ay naka-lockdown at ito nga ay extended ang ating lockdown hanggang sa katapusan ng buwan. So, para po sa kaalaman ng lahat, yung Bulatlatan po, hindi po ito nag-upisa lang ngayong panahon ng lockdown. Matagal na po ito, 2009, nung una nating inumpisahan ang pagkakaroon ng mga webcasts. At ngayon nga, dahil sa maraming mga ka-lockdown natin, nasa kani-kanilang mga bahay, ginawan po natin ng paraan na marami po tayong mas ma-reach pa. Kaya binuhay po ulit natin, i-revive po natin ang ating webcasts. At for today, ay narito po, no, kasama po ulit natin, of course, ang ating associate editor, ang isa sa mga associate professor din ng UP Diliman, isang lecturer sa UP, PUP Santa Mesa, at of course, bagong-bago, last year lang. Tama ba last year? Ang alam ko last year lang ito. Siya po ang newest editor ng Media Asia. Kaya hindi ko na po patatagalin. Ang ating pong topic for today ay media literacy amid COVID-19 pandemic. Hindi ko na po patatagalin. Narito po si Professor Danny Arao. Sir Danny, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Janice, at sa lahat ng mga dumalo po dito sa ating maikling presentasyon tungkol sa media literacy amid the COVID-19 pandemic. Pangatlo na po ito sa ating sunod-sunod na Bulatlatan webinar series at maganda yung naging participation po sa mga nakaraang dalawang Bulatlatan at layunin po natin ay pagpatuloy ito hanggat nariyan pa rin ang lockdown and hopefully sa pamamagitan ng ganitong kuro-kuro at palitan ng ating mga opinion at ng ating mga pagtingin sa mga issue na may kinalaman sa COVID-19 pandemic ay mas mapataas pa po natin yung antas ng diskurso. Sa puntong ito, gusto lang nating tingnan yung magiging daloy ng ating diskusyon. So, syempre, kailangan po nating magbigay ng definisyon kung ano yung media literacy at ang susunod na bahagi ng ating diskusyon ay yung kahalagahan ng media literacy sa panahon po ng COVID-19 pandemic. At tututukan po natin yung mga case study hinggil sa ilang aspeto po ng media literacy. Gusto kong bigyan ng kaukulang pansin yung escapism na siyang nagiging pangunahing tema sa kasalukuyang reportage sa media, lalo na nasa panahon po tayo ng lockdown. At ang susunod, syempre, ay ang review ng ilang mga importanteng prinsipyo na kailangan po nating tandaan, hindi lang po sa periodismo, kundi maging sa pagsusuri sa media. Tapos, tatapusin po natin ito sa pamamagitan ng ilang conclusion and recommendation. Ngayon, siguro magsimula tayo sa isang operational definition ng media literacy. Kasi po yung termino na MIL o yung Media and Information Literacy ay isang proposal po ng UNESCO noong 2007. So medyo bago-bago po siya, mga 13 years old lang po yan. Siguro kailangan lang nating linawin noong panahon ng 2007, ito po yung bagong
pagkakatatag po ng ilang social media network, social networking sites na Facebook at Twitter at yung iba pang mga platform na wala na ngayon. Yung Friendster, sa pagkakaalala ko, nandun din siya ng mga panahong yon before 2007. At sa pag-develop po ng mga social networking sites, unti-unting nakita yung problema sa usapin ng online scamming, identity theft, to some extent may cyberbullying na po na nangyayari noon. At saka, hindi pa ginagamit yung termino na fake news, pero unti-unti na po natin nakikita yung ilang elemento ng misinformation noong panahon yon. Kaya nag-desisyon ang United Nations na kailangan yatang magkaroon ng kaalaman hinggil sa responsableng paggamit ng media at yung tamang pag-handle ng informasyon. Kaya kung mapapansin natin dito sa definition of media literacy, media and information literacy, malawak talaga yung coverage niyan. Kasi ito ay dapat na may kinalaman sa information literacy. Tapos nandiyan din yung media literacy. Tapos bukod pa riyan yung digital o yung technological literacy. So dapat may alam ka sa information technology. Tapos gayon din kung ano nga ba yung information as a concept. Nakafocus din po ito sa iba't ibang magkakaugnay at magkakaibang competency that seeks to transform the people's interaction with information and learning environment. Ibigin po natin, hindi lang ito usapin ng online, kundi pati na rin yung labas ng internet o social media. So, yung ganun kalawak yung konsepto ng information literacy. At sa totoo lang, marami naman pong textbook na pwede mong suriin at pagtanggunian kung ano yung gusto mong maging kahulugan ng media literacy o yung kaalaman sa media. Pero ang magiging bottom line po talaga sa usapin ng media literacy, dapat meron kang working knowledge on how the media works. Ano po ba itong sinasabi natin na working knowledge? So meron pong tatlong mahalagang bahagi doon sa working knowledge na ito. Una, yung forma. Ano ba ang dapat na talakayin sa usapin ng forma? Ito po, pagtuunan natin ng pansin, yung wika na ginagamit. So, tama ba yung grammar? Mahusay ba yung syntax, yung diction, at iba pa? At saka minsan, it can also be something as basic as the language that you use. Halimbawa, kung ang kausap mo ay mga residente ng isang lugar, itago natin sa lugar na Sitio San Roque, halimbawa. Siyempre, doon, mas mahusay na maipapaliwanag natin yung mga bagay-bagay kung wikang Pilipino yung gagamitin po natin. Dahil yon ay isang lugar na talagang malawakan po yung kahirapan at saka yung extent din po ng opresyon at ng eksploitasyon. Kasi kung pupunta ka roon tapos makikipag-inglisan ka, eh baka maintindihan ka naman. Kaya lang parang hindi masyadong makaka-relate yung mga tao, yung audience mo, dahil yung wika na ginagamit mo ay yung wika na hindi sila masyadong comfortable gamitin. Tapos syempre, yung grammar, ulitin natin, mahalaga po yan sa media. Kaya nga sabi nila, nalalaman mo kagad na peke ang isang media text kapag ka ito ay maraming grammar errors. Kasi bihirang-bihira sa mga news media organization na maglalabas ng journalistic output kung hindi siya na-proofread o na-edit ng mabuti. Pangalawang bahagi ng form, yung tinatawag nating interplay of words, images, at saka footage. Umuugnay ba yung mga salitang ginagamit dun sa footage at saka sa mga picture? Ang kolektibong termino dun sa word, pictures, at saka footage ay media text. So pagka narinig po ninyo yung media text na termino, hindi lang po ito yung salita o mga numero. Kasama rin dyan yung mga picture at saka yung mga footage. So dapat magkakaugnay sila. So halimbawa, pag may naka-layout sa isang dyaryo, dapat yung litrato na malapit dun sa isang artikulo, dapat kahit papano may kaugnayan yung dapat dun sa artikulo.
O kaya kung stand-alone na story yan, ibig sabihin, yung litrato mo, walang kaugnayan doon sa malapit na artikulo, dapat naka-layout yan in a way na mahihiwalay mo yung litrato doon sa malapit na artikulo para masabi na hindi sila magkaugnay. Bakit mahalaga ito? Kasi po minsan, sa ilang mga magazine, at saka, kahit na yung ilan nilang mga dyaryo at saka tabloid, hindi mo alam na yung interplay ng words and images, ang design ng ilang mga patalastas, parang artikulo, parang mukhang legitimate na news article siya. Pero, advertisement po siya. At ganun din sa mga napapanood nyo rin po siguro sa television, akala mo news and public affairs documentary ang pinapanood mo, yun pala, advertisement. Mali po yan sa usapin ng journalism ethics kasi hindi dapat na magkakaroon ng pagkakamali yung audience na yung isang advertisement, akala niya legitimate na news article siya. Sa usapin ng media literacy, we should pay close attention to that kasi minsan may mga mangilan-ngilang unethical practices po sa media. Unfortunately po, lalo na sa usapin ng pag-package ng mga advertisement. Kaya nga minsan dumarating na tayo sa punto na ang tawag natin sa ilang mga advertisement, self-advertising o yung patago na pag-a-advertise. Kung manonood po kayo ng pelikula, siguro napansin nyo rin yun, di ba? Yung tinatawag nating mga product placement. Kaya nga sabi nila, hindi ko nababanggitin yung pangalan ng isang sikat na artista, lalo na yung madalas na mag-appear sa MMFF, yung Metro Manila Film Festival, yung pelikula niya, parang pag manonood ka, ang pakinabang daw doon, mabibigyan ka ng shopping list kung ano yung bibilhin mo paglabas mo ng shopping mall, di ba? So sabi nila, may ganong dating yung product placement. At ang problema po rito, dahil paulit-ulit na nangyayari yung self-advertising sa product placement, akala ng mga tao, normal na siya. At akala ng mga tao, ito na yung kalakaran po talaga sa media. Hindi po ganon. So a working knowledge on how the media works would be very, very important. Pangatlong punto, yung use of colors, fonts, lines, shadows, and other visual elements. Lalo na po sa design and layout. Siguro magbanggit tayo ng ilang mga produkto. Ano kaya ang common na kulay sa mga logo ng Dairy Queen, Red Ribbon, Jollibee, Chowking? Sige, sama na rin natin yung McDonald's. Siyempre, ito ay yung kulay na pula. Ayun. Kaya nga pula rin yung suot ko ngayon, di ba? Yun lang yung dahilan, ano? Bakit pula? Kasi may mga nakukuha pong emotion at saka visual stimuli mula sa kulay na yon. At ito po ay yung element of desire o yung pagkagusto sa isang bagay. Kaya minsan, dun sa usapin ng advertising, medyo malapit na kaugnayan din po yan sa psychology pagka pumapasok ka sa media studies, yung dadaan ka sa shopping mall, makikita mo yung halimbawa, Dairy Queen, kahit wala kang craving sa ice cream, kahit na ikaw ay busog naman, parang mamamagnet ka at mapapapunta ka roon, di ba? Na parang gusto mong kumain. Dahil nakita mo yung logo at nakita mo yung kulay na yon. Kaya yon malaking come-on na factor sa advertisement. Ngayon, kung dadalhin mo yan sa diskurso sa media, siyempre, merong mga ilang dyaryo na gumagamit ng pula, pero kadalasan yung makikita mong masthead, halimbawa sa Philippine Daily Inquirer, kulay asul, di ba? Kasi may soothing feeling yan . So parang maeengganyo ka na magbasa sa pamamagitan ng kulay na yon. So some extent, may ganun siya. Tapos kung titignan mo yung Rappler, may pagka-orange yung di ba, yung logo niya. So may ganung effect din . Kasi hindi naman kasi yung sa usapin ng journalism, it's not much the desire, it's not much the passion, but it's more of trying to invite people na sana magbasa naman kayo kahit papano ng aming mga journalistic output. Kaya doon, mahalaga yung kulay. Kaya nga sa design and layout, ang pangunahing prinsipyo po talaga sa usapin ng
laying out at pagde-design ay everything should make sense. Dapat siguraduhin natin na tayo ay nakikita natin kung ano yung motivasyon ng media, mapa journalism yan, advertising or entertainment sa paggamit ng mga particular na kulay. Kasi minsan, parang may ganong element ng social hypnosis na pwedeng either we tolerate it o kaya dapat labanan natin. Kaya sa susunod po, nadadaan po kayo sa mga fast food na yan o kaya ice cream, siguro yung challenge sa atin, labanan natin yung passion o yung temptation. Dahil tataba lang tayo at saka di naman nutritious yung mga fast food na yan, di po ba? Anyway, punta tayo sa nilalaman o yung content. So nakita na natin yung forma ng media, nung isang media output, subukan naman natin suriin yung nilalaman. So ano yung kailangan natin tingnan sa nilalaman ng media text? Mapa-litrato man yan, mga salita, o kaya video footage. Tatlong bahagi yung medyo crucial dito, yung accuracy, yung relevance, at saka yung timeliness. Pagka sinabi natin accuracy, dalawang bagay po yan, dapat may factual accuracy yan. Ibig sabihin, tama yung mga datos, may mga statistika na talagang kinuha mula sa mga reputable na mga sources of information. Tapos, yung contextual accuracy, ibig sabihin nito, tama yung pagsusuri sa mga datos. So, halimbawa, pag sinabi mo na, halimbawa, sa usapin ng COVID-19, sa hapon, mas maraming namatay. Ngayon, mas kakaunti. Ibig sabihin ba nito, na-flatten na natin yung curve, so to speak. Siguro tama po yung datos na nakuha nyo dahil mula sa reputable source of information. Halimbawa, sa World Health Organization, nakuha mo yung datos na yon. Pero, yung conclusion mo na na-flatten na yung curve, medyo hindi siya contextually accurate kasi masyado pang maaga at saka hindi pa sapat yung datos. Para mo na rin sinabi na ang isang lugar ay COVID-free na. Paano mo nasabi na COVID-free? Kasi yung datos na nakuha mo, walang reported na confirmed cases ng infection mula sa virus na yon. Kaya lang, bago mo sabihin COVID-free ang isang lugar, hindi ba dapat merong napapacilitate na mass testing na hanggang ngayon ay wala pa? Kaya it's too early to tell. Pwede natin sabihin na magandang balita na yung ilang mga lugar wala pang kaso ng infection mula sa coronavirus, kaya lang to say na sila ay COVID-free na, baka isipin ng publiko, ligtas na sila at hindi na sila may infect pa. We cannot jump to that conclusion unless we do the mass testing. Kaya ngayon yung mahalaga po sa usapin ng message analysis, dapat maging maingat sa mga conclusion. At saka syempre yung datos, mahalaga rin po yan. Ano yung usapin ng relevance? Napapanahon ba ang isang balita? May case study po tayo mamaya na pagtutuunan natin ang pansin yung puntong yan ng relevance. Kasi minsan, ang dating, parang masyadong natitrivialize minsan yung issue. At halimbawa, maganda naman that we celebrate the initiative of certain people or the bayanihan spirit, so to speak, walang problema ron. Kaya lang, pag masyado tayong nagpo-focus, halimbawa, sa isang individual initiative, parang nawawala na yung sense of collective endeavor. Parang ang iniisip na lang natin, dapat maganap tayo ng isang particular na individual who could make a difference in our life. Dapat, we have to frame the story in a way na dapat socially relevant pa rin siya in a sense na yung malinaw na news value maipaparating natin sa mga tao. Tapos ngayon, ang diskurso, alam niyo naman, tila pinaglalaban yung mga sinasabing middle class dun sa mahihirap. Bakit? Kasi yung framing ng story, di ba? Minsan, parang sinasabi, masyado ng privileged at entitled di umano yung middle class, kaya dapat unahin natin yung mahihirap. So doon, masasabi natin, pwede mong isipin sa unang tingin, magtama naman yung ganong pagsusuri, unahin yung mahihirap. Kaya lang alam po ninyo, pagka gusto nating magbigay ng relief at saka magbigay ng mag-distribute ng suporta, dapat inclusive po tayo as much as possible. Kasi ang middle class,
may sariling pinagdaraanan din po yan. Tapos marami nga sa mga middle class ay mga contractual at no work, no pay pa. Pwede sabihin na nakakaluwag sila kung para sa Manila. Kaya lang, kailangan din nila ng iba't ibang forma ng ayuda. At yun yung dapat nating pagtuunan ng consent. Pangatlong element ng consent at sa usapin ng message analysis ay yung timeliness. Bakit? Kasi ang trabaho ng media, you have to work fast and you have to work well. And in fact, sa journalism, ang standard nga roon, writing well and writing fast. Kasi dapat yung pinaka bagong impormasyon ay makuha ng mga tao agad-agad. At yun yung medyo kagandahan po sa social media at saka sa tinatawag natin online journalism. Kasi po, nagiging mabilis na yung pagpapadaloy po ng impormasyon. Nakakaya na po na on the spot makapag-live post o kaya makapag-labas ng datos yung mga online journalist sa pamamagitan ng mabilis na pag-upload ng impormasyon. Ang ikatlong component ng working knowledge on how the media works would be yung prosesong sinagdaraanan. How the media content are created, developed, and maintained. Tapos, paano po ito dinidistribute across different forms of media, sa print, broadcast, film, at saka sa new media. Kasi iba't ibang paraan po yan. Kasi minsan, sinisigil natin yung print. Bakit masyado ng luma yung informasyon ninyo, nung hating gabi, halimbawa, umaga yan, tapos sinabi, nung hating gabi, ito yung sinabi ng Pangulo, bakit wala doon sa bagong edisyon ng print? Minsan po kasi, yung print, may deadline po yan, di po ba? Kaya yung pinakahuling informasyon ay kung ano yung as-off na cut-off dun sa print media. Sa broadcast, minsan merong delay sa television kasi inaayos mo pa yung script at ine-edit mo pa yung video. Kaya medyo may nahuhuli ka. Unless talagang meron kang facility para sa outside broadcast. Para sa broadcasting outside of the studio o yung tinatawag nating OB van o yung outside broadcast van. So, yun, mahalagang pag-isipan din. Tapos yung radio, syempre, mabilis ang nagagawa yan kasi merong element ng immediacy. Kaya kung gusto mong makuha yung pinakahuling balita, huwag kang umasa sa print kasi yung print may deadline yan. Sa hapon pa yung mga nangyari dyan. Yung radio, mas mabilis kumpara sa TV. Pero syempre, yung TV, nakakaya rin naman, depende dun sa network na may maunlad na mga pasilidad na makakaya yung mga live story at yung mga breaking story. Siyempre, sa new media, lalo na sa Twitter at sa Facebook, mabilis mo rin makukuha yung information, pero yung reliability medyo problematic din po minsan. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Bakit ba importante? Okay, napag-usapan na natin yung media literacy, kung ano yung components niya. Bakit ba dapat siyang pag-usapan ngayon? So, siyempre, gaya ng dun sa nauna nating Bulatlatan webinar series noong Marso, masyado kasing marami yung fake news. Bukod pa yan, meron ding ilang mga, hindi mo naman masasabing faking information o faking balita, pero medyo misleading yung information. Kasi merong ilang bagay na totoo, pero medyo may mga, either sinadyang pagkakamali o kaya hindi sinasadya yung pagkakamali sa pagsusuri. Pangatlo, masyadong maraming news items na kinakailangan talaga ng konteksto kahit na sabihin natin na yung datos totoo naman. So, ulitin po natin to ha. Pwedeng totoo yung datos pero minsan sumasabit dun po sa pagsusuri o yung sa pagkakonteksto ng mga datos. May case study po tayo yan mamaya. Tapos syempre, ika-apat, lahat po tayo dumaraan dito yung pagiging toxic ng mga, minsan yung palitan sa mga social media users, lalo na yung mga troll na yan. Tapos, minsan yung ilang mga statements ng ilang sources of information, minsan may pagka-toxic din, di ba? Lalo na pagka dumarating yung gabi at yung isa dyan, nagbibigay ng broadcast at napapamura na lang tayo at di na tayo nakakatulog, di ba? So, minsan may ganong toxicity na nangyayari. Pero huwag kayong mag-alala, ibang case study po yung gagamitin ko, hindi po siya.
tutukan natin yung unang case study. Ito yung pinaka-obvious, di ba? Kasi alam naman nating lahat, si Meredith Grey, hindi naman, artista siya. Pero hindi siya yung ano, hindi yan yung pangalan niya. Tapos mali pa yung spelling, di ba? Yung Grey, naging G-R-A-Y. Si Meredith Grey, doon sa mga medyo may edad ng katulad ko at nanonood ng Grey's Anatomy, syempre, kilala namin siya bilang isang fictional character. Paano mo masasabi na peke ito? Kasi una, dubyos na kagad yung pinanggalingan. Tapos, nakita po ninyo yung mga binilugan ko, di ba? So, yung letter P, naka-lowercase. Tapos, yung PH, hindi man lang, wala man lang effort na spell out yung Philippines. Tapos, yung citizen, naka-capitalize. Tapos, ang pinag-uusapan, ang sinasabi ni Meredith Grey, the Philippines doesn't have the worst governance. Kaya lang siya, neurologist. So, ano ang kinalaman ng specialization niya sa pag-assess ng governance? Diba? So, yun. Siguro hindi nyo napapansin, pero sinubukan kong i-research kung meron nga bang totoong hospital sa US na ang pangalan ay Seattle Hospital. Wala palang ganon. Ang pinakamalapit na pangalan ay yung Seattle Children's Hospital. So kahit dun palang mali na kaagad. Pero syempre, ikaw, you can always counter-argue, sir, baka naman nagbibiro lang yung gumawa ng visual card na to para lang magandahin yung, para lang ano, to lighten the mood or for whatever reason. O sige, pwede mong sabihin, biro lang siya. Kaya lang, ang isa sa mga pinakamahalagang nakalagay dyan sa bandang itaas ko ng visual card na sinulat ko, walang disclaimer na ito ay satire. So, yon mahalaga po siya. Kasi ang mga tao, lalo na yung mga, halimbawa ako, may edad na po ako at nanonood ako ng Grey's Anatomy nung panahon namin, di ba? So, yung ibang mga tao, posibleng hindi pamilyar doon sa TV show na Grey's Anatomy, kaya baka akalain nila totoong tao ito, di ba? So, dapat malinaw yung mga disclaimer na may nasatire talaga siya. So, yan yung isang glaring na halimbawa. Susunod, kahapon lang to, di ba? So, sabi, President Duterte is the kind of leader who knows the way, okay, among many others. Tapos, sinabi raw ni Queen Elizabeth. So, pansinin nyo, totoong picture yan ni Queen Elizabeth. Tapos, totoo naman, naglabas siya ng parang video message. At pinanood ko yung video na ito para siguraduhin na may sinabi ba siya tungkol sa Pilipinas. Wala po. Kasi ang focus siyempre ni Queen Elizabeth ay yung kanyang subject, loyal subject sa United Kingdom o yung Great Britain na tinatawag natin. Tapos, tandaan ninyo, ang nakasulat po dun sa visual card, parang katulad dun sa previous one, di ba? The Philippines doesn't have the worst government, it actually has the worst citizens. Pero ang nakalagay sa ilalim, Queen Elizabeth delivering a message of hope. Nasaan yung elemento ng pag-asa kung ang binibigay mo ay kritisismo? Kasi kung message of hope po yan, parang ang sasabihin ng isang leader, we can do this together. We can work as one. Kumbaga parang it's a rallying call to action. Tapos yung ilang mga grammatical lapses, typographical lapses, siguro dapat din natin pagtuunan ng pansin. Usually po, sa journalism, pagka apelyido ng tao ang ilalagay, naka-spell out po yung kanyang rank. Halimbawa, President Duterte. So, naka-spell out po dapat yung President. Or halimbawa, Senator Pimentel. So yung pangalan na yung salita na senator dapat naka-spell out yan. Pero kung ilalagay mo Senator Coco Pimentel, doon mo gagamitin yung SEN period, di ba? So yung something as basic as that dapat alam natin 'yon at tatandaan natin. Tapos kadalasan when you refer to the Philippines, meron pong article na the. Hindi ka nagsisimula na Philippines doesn't have the worst government. Dapat the Philippines. Para kung the Netherlands po yan. So, ganun yung usual na nomenclature po sa pagpapangalan po ng ating bansa. So, yun, we have to pay close attention to such things.
Ang isa pang malinaw na case study ng fake news, at ito yung isa sa mga pinakaseryoso at pinaka-alarming, to say the least, yung tinatawag nating red baiting. Kasi ang red baiting, isang forma po yan ng second balita, at ito ay isang disinformation. Bakit disinformation? Kasi po, sinasadya po yan para ma-demonize yung ilang mga grupo at yung ilang mga individual. So, nakikita nyo po rito yung larawan ng kinatawan ng kabataan party list at yung parang naka-thermal scanner tapos nakalagay positive na komunistang NPA, di ba? Redundant, no? Komunista na, NPA pa, di ba? Tapos, ang medyo nakaka-alarma, mula po ito sa pulisya, sa Philippine National Police. Kaya nga, I wish to go on record here na and to bring this to the attention of the Philippine National Police, bakit inaalaw ng pulisya na gamitin yung official social media pages nila para po sa ganitong klaseng pagpapakalat ng peking balita. Ang problema po kasi rito, walang factual basis para sabihin na ang isang tao ay komunista unless meron siyang bukas na pag-amin tungkol dito. Diba? Una. Tapos pangalawa, kung ikaw ay komunista at kung ikaw ay may krimen na ginawa, edi dapat ang strategiya rito ng gobyerno ay magpa-file ng kaukulang kaso. Pero so far, wala pa akong alam na kaso na isinasampa laban sa kabataan party list o kahit kay Representative Sara Elago mismo. Kaya ito, malinaw na red baiting, black propaganda, at walang lugar ito sa usapin ng pagpapataas ng diskurso po sa media. At ito, I wish to go on record to say na ito ay isang irresponsableng paggamit ng social media. Punta naman mula sa fake news, punta naman tayo sa mga sa isang case study na masasabi natin misleading. Bagamat tama naman yung ilang impormasyon. May verified account si Dr. Salvana at siya ay kinikilalang eksperto po sa larangan ng medisina. So wala tayong pag-question sa kanyang kapasidad at isa siya sa mga ginagalang talaga ng mga doktor po dito sa ating bansa. Kaya lang syempre, kailangan pa rin natin i-call out itong ganitong klaseng tweet. Kasi nagsimula yan sa maganda sana na presentasyon ng dato. So sabi niya, as of April 5, 5:30 p.m., meron lang na 158 cases, new cases. Tapos, mas mataas daw yon kesa dun sa datos ng April 4 na 76 cases, pero hindi hamak na mas mababa dun sa March 31 na peak na 538 cases. Sabagay, totoo naman, di ba? 538, masyadong mataas yon at yung 158, mataas din naman, pero hindi hamak na mas mababa. Tama yon. Kaya lang, ang dalawang magkasunod na pangungusap, yun yung medyo problematic po. Kasi ang sa susunod na pangungusap, nakalagay yung paggamit ng terminong flattening. So parang this really seems to indicate flattening. So medyo speculative, di po ba? Tapos yung susunod, yun yung medyo nakagulo palalo dun sa pagpapaliwanag. Kasi sinabi, this is encouraging and points to the real effect of ECQ. Okay? So, dalawang punto po yan. Una, sigurado ko, hindi naman intention dito ng ni Dr. Salvana, pero ang dating po kasi ng mga pangungusap na ito, yung second and third sentences, parang merong uncertainty, tapos merong ding premature conclusion na parang sinasabi mo na, oy, effective itong enhanced community quarantine kasi bumababa na yung mga kaso ng COVID-19. Siguro, para mas maging malinaw, pwedeng i-revise pa yung sentence para sabihin na ganito. It's too early to tell if we're flattening the curve and if we're feeling the effect of ECQ, even if having only 158 new cases is encouraging. So yung kung ganon, yung pagkakasulat mo, baka mas maging maliwanag o baka mas mabibigyan mo ng konteksto
yung mga bagong datos na gusto mong i-present. Kasi kung sinasabi mo, this really seems to indicate flattening, speculative yan. Tapos, paano mo malalaman ang real effect ng enhanced community quarantine kung wala talaga yung mass testing na ginagawa? Tapos, wala rin malinaw na ayuda na binibigay sa mga tao na naka-lockdown na. Kaya yung mga tao, napipilitang lumabas pa rin para makakuha ng pagkain. O kaya yung iba, nakikipagpatintero sa mga barangay panol at sa mga pulis para makapaghanap ng trabaho kasi wala pong may pagkain sa kanyang pamilya. Yan yung kaso, lalo na sa mga contractual at yung mga no work, no pay. Halimbawa, kung construction worker ka, paano ka makaka-work from home, dapat lalabas ka, di ba, para magawa yung pinapagawa sa'yo ng mga superior mo. O kaya, yung iba pang mga trabaho, kung security guard ka, paano ka makakapag-work from home? Ano ang babantayan mo dun sa bahay mo? Yung binabantayan mo, building o kaya opisina, di ba? So, yung real effect ng ECQ, yung paggamit ng terminong ito, kaya nga dun po naging problema dun. Kaya ano yung lesson dito? Siguro kung tayo po magpo-post sa social media, mahalaga na meron tayong datos, pero dapat maingat din po tayo dun sa pagpapaliwanag sa mga datos na ito. Kasi kapag ka mali po yung salita, halimbawa, sinasabi mo, real effect of ECQ, baka parang jumping to conclusion na yung maging interpretasyon ng mga tao. Susunod, ito mula po sa GMA News Online. So, paumanhin po sa mga kaibigan sa GMA News, kakilala ko ilang mga editor doon, pero I'm sure hindi naman nila hamasamain kung gagawin din natin case study yung artikulo na pinublish nila kahapon nung ito ng 1:30 a.m. Ayun. Sabi dito, dun sa headline, Duterte says he warned Filipinos about COVID-19 at the start, sa simula. Siyempre, alam niyo naman, hindi ito totoo, di ba? Pero, let's be fair. Kasi yung GMA News Online, katulad ng iba pang mga news media organization, parang they are put in a quandary or in a dilemma. Kasi, totoo naman, sinabi yan ni Duterte no, dun sa kanyang pinakahuling televised address. Sabi niya, we warned you, I told you so, na right from the very start na na may threat talaga ng coronavirus disease, di ba? Totoo yun. Kaya lang, hindi porke sinabi niya, hindi mo na siya ipapatcheck. Now, let's be fair sa GMA News Online. Nilagay, sinubukan naman nilang ilagay yun eh. Halimbawa, basahin ko lang natin yung lead ng maikli. President Rodrigo Duterte on Monday said he warned the public from the start regarding the threat of the coronavirus disease 2019. So, yon. Tapos, may pagbawi naman siya dun sa ika-apat na paragraph. Duterte in February downplayed the threat when the Philippines reported its first two confirmed cases. Yon. Ang mas malinaw po sana na pamamaraan ng pagsusulat, sa lead pa lang, meron ka ng fact-checking na gagawin. At hindi mo naman sasabihin doon na Duterte is wrong in saying that. Sabihin mo lang, 2 months ago, however, tapos ibabalik mo yung datos na sinabi niya. Tapos, dun sa headline, kasi tandaan po natin na ang unang-unang binabasa po ng publiko sa isang artikulo, yung pinaka-headline o yung titulo ng artikulo. Sabi kasi rito sa titulo, Duterte says he warned Filipinos about COVID-19 at the start. Pwede pang i-edit ito, pero sige, pwedeng hayaan na muna yan, yung ganyang klaseng headline, pero lagyan ng tinatawag na kicker. O sige, subtitle para sa ibang mga tao. Pero sa headline writing, kicker ang tawag po roon, pwedeng ilagay itong nakasulat sa pula. His remarks 2 months ago notwithstanding, so parang yun yung disclaimer mo, tapos punta ka dun sa main title. So yun yung isang approach. Para mas makontextualize po natin sana yung mga datos na nakukuha po natin. Kaya ulitin po natin dito nagiging mahalaga yung contextual accuracy po ng report sa media. Okay, pag-usapan natin ang toxicity.
So, yon, mainit-init pa, kahapon lang po ito. Siguro, napansin nyo po sa Twitter, naging trending topic po yung sentence na poverty is a choice. So, maraming nagalit, maraming nambash dun sa mga ibang nagsasabi na choice daw yung poverty. Siguro yung iba sa inyo nagtatanong, saan kaya nanggaling itong trending topic na to at maraming nag-react. Ito po yon. Siguro itatago ko na lang muna yung Twitter handle, saka yung tunay na pangalan, saka yung profile pic na ginamit. Display pic na ginamit para po sa protection ng Twitter handle na ng Twitter user na ito. Ang sabi rito, kung ako ba mahirap, gugustuhin ko bang mamuhay ng mahirap lang? Namamatay ng mahirap lang? Kung ako sasagot, hindi. Poverty is a choice. You have the will to change the situation. Don't blame the government. You being poor. So, sorry, medyo ungrammatical ng content. Pero, ang punto rito, itong Twitter user na ito, naglabas ng ganyang opinion. Siyempre, pwede namang sagutin yan kung feeling mo kailangan sagutin. Kasi ito, hindi naman to troll. Let's be fair about it. Siya ay teacher at siya ay tao na parang katulad natin na may sariling opinion din naman sa mga bagay-bagay. Pwedeng sagutin yan, pero it would be better na huwag masyadong toxic sa pagsagot. Una. Tapos pangalawa, sa social media, hindi naman kailangan lahat ng mga bagay isasagutin mo. Halimbawa, itong taong to, kung hindi mo siya kilala at hindi naman siya ganun pa-prominent sa social media, bakit mo pa kailangan i-engage? Diba? Unless siya, kakilala mo talaga at kailangan mong linawin yung kanyang mga opinion. So yun, the less toxic the environment, the better. Hindi naman lahat kailangan mong patulan. Pero itong bagay na ito, itong susunod na slide na to, dapat patulan mo talaga. Bakit? Siguro disclaimer lang, kakilala ko po. Marami akong kaibigan sa National Press Club. Pero itong ganitong komentaryo ay ginagawa ko lang in the spirit of academic discussion para masigurado natin na maitatama natin yung pagtingin po sa periodismo. Sa totoo lang, maganda naman yung unang dalawang talata rito. At wala namang debate na dapat yung media maging mapanuri sa pagpapakalat ng mga balita. Diba? Tapos, tama rin naman, huwag tayong makisaw-saw sa pagpapakalat ng mga maling balita. Kaya nga tayo nagkakaroon ng diskusyon sa fake news at saka sa media literacy para masigurado natin na hindi tayo magpapakalat ng maling balita, consciously or unconsciously. Kaya lang, ang medyo naging problematic po para sa akin ay yung mga sumunod na talata na tila ang gustong sabihin sa panahon ng lockdown, dapat umasa lang ang mga periodista sa mga tinatawag na official news channels o yung official sources of information. So, kumuha tayo ng ating mga source o balita dun sa mga official channels. Bakit? Tatlong bagay po. Actually, marami akong pwedeng sabihin diyan. Pero siguro tatlong bahagi lang, tatlong pangunahing punto lang ang kailangan natin pag-usapan. Una, kung ganito ang diskurso mo, para mong sinasabi na single sourcing lang ang siyang magiging approach mo sa halip na multi-sourcing. Kasi parang ang mangyayari diyan, ang source mo lang, gobyerno. O yung iba't ibang mga official ng gobyerno. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na, sir, meron po akong limang sources, pero lahat sila galing sa gobyerno. Problematic po yun. Halimbawa, yung nangyari sa Sisto San Roque, pagka official source of information ang pagkukunan mo lang nun, edi yung police lang, yung interviewin mo, saka yung barangay panel, local government, saka yung national government, kung may gusto silang sabihin tungkol sa issue to. E paano naman yung mga residente mismo ng Sisto San Roque? Hindi mo na ba kakausapin yung mga yon at tatanungin ano po ba ang inyong version ng nangyari at bakit po ba kayo na-aresto? Kasi kung yan ang mangyayari niyan, ina-assume mo yung reliability ng official sources. Kaya lang, tulad ng iba pang sources of information,
ang official sources po would also be prone to mistakes. At nakita natin ang mahabang track record halimbawa ng Philippine ng Philippine News Agency o PNA dun sa mga maling balita at saka minsan nga mga maling grammar at maling syntax pa yung kanilang ginagawa. So minsan dapat maging mapagmatyag at maging critical din tayo dun sa official sources kasi if we accept hook, line and sinker yung mga pinapalabas ng official sources of information, edi doon mapupunta tayo doon sa pangatlong punto, parang yung coverage natin, pinaparot lang natin yung official narrative. Siyempre, gusto ng gobyerno yon na pagka kung ano yung sinabi nila, yun lang yung ire-report. Wala nang masyadong criticism na mangyayari sa kanilang mga policy pronouncement. Yung periodismo po, inherently adversarial po yan. Dapat manatiling critical yung media para po ma-maintain yung independence niya mula sa mga nasa kapangyarihan. Tapos, siguro yung huling bahagi dun sa artikulong to, parang ine-equate yung pagiging irresponsable dun sa, at yung pag-sensationalize at pag-tweet dun sa multi-sourcing. Sa akin, napakalaking problema nito kasi ang multi-sourcing, mahalagang component po yan ng responsible journalism. Marami kang i-interviewin ng mga source mula sa iba't ibang panig. You try your best to get all possible sides of the story. Yun po yung ibig sabihin ng objectivity sa pagbabalita. Pero ang nagiging punto ng ilang mga kaibigan po natin sa media, parang sinasabi na dapat sa official sources ka lang magre-refer. Malaking problema po yon. Kasi, pangalawa, we fail to scrutinize the content of official news channels like PNA. So, kahit pwede mo rin yung sabihin, pag nanonood ka ng PTV4, parang ganun din yung nangyayari, di ba? Hindi siya journalism, kundi government propaganda lang talaga. So, hindi natin na-scrutinize ng mabuti yon. Tapos, it also discourages criticism of information coming from the government. Eh dapat patuloy yung ating kritisismo. Kasi pag sinabi po natin kritisismo, hindi naman parating negative yan eh. In fact, much of the criticism that's provided on social media would be constructive criticism. Parang katulad yan ng kinatawag sa NBI kamakailan lang, di ba? Pinapagpaliwanag yung isang social media user na bakit siya nag-post ng pagbili ng jet di umano ni Duterte worth 2 billion. Samantalang mas mahalaga yung 2 billion para sa pagtulong sa mga mahihirap, parang, di ba komentaryo lang yon, di ba kritisismo lang yon? Bakit parang kailangan kang ipatawag ng isang ahensya ng gobyerno dahil sa ganong klaseng pagpapahayag ng yung saloobin? So, kung kukunin lang natin ang official sources of information, edi kaninong side lang yung kukunin natin pagka i-re-report natin yung issue na yon, sa NBI lang ba? Paano naman yung ibang yung aggrieved party? Di ba kailangan dito, lalo na sa lockdown, yung multi-sourcing, mas lalo nating paintindihin? Kasi mas kailangan nating paniwalaan hindi yung gobyerno mismo, kundi yung iba't ibang panig para ma-ferret out natin yung informasyon na kinakailangan sa paghuhugog ng opinyong pampubliko. At sa usapin ng opinyong pampubliko, kailangan din nating pag-usapan yung ilang elements din ng escapism. Kasi nag-trending po kahapon at medyo nag-viral naman yung video ni Ivana Alawi. Kilala niyo po siya, di ba? Kasi meron siyang prank na sa kanyang nanay, na meron na raw siyang boyfriend, tapos syempre nagalit yung nanay, tapos sinabi niya na, ay nanay, nagbibiro lang po ako. Wala siyang kinalaman sa COVID-19. Pero syempre, pwede mong sabihin, it's a welcome relief and it's a good article para mawala yung stress natin sa buhay. Mamaya pag-uusapan pa po natin yun ang mas malalim. Pero ang magandang pagtuunan ng pansin po rito, kahit nasabihin natin na merong ganitong klaseng artikulo,
pansinin po ninyo, karamihan sa mga most read as of 8 p.m. last night ay yung mga may kinalaman sa COVID-19. Actually, isang artikula lang yung walang kinalaman dyan at ito ay yung walang kuryente raw sa ilang lugar sa Bulacan, diba? From April 6 to 12. Pero, syempre, ang hindi pa rin nawawala yung showbiz news, diba? Kasi yung pinaka most read as of 8 p.m. ay si Nadine Lustre raw ay nakitang nag-grocery run at nakunan siya ng larawan doon. Ngayon, bakit kailangan nating pag-usapan yung SK system? Kasi minsan may ganong papel yung media dahil na nga sa sobrang stress sa buhay, parang tinitignan natin yung media bilang isang paraan ng pagtakas mula sa katotohanan. Kaya lang, sa panahon po ngayon, dapat ratuhin natin yung media bilang pinagkukuhanan ng impormasyon hinggil sa katotohanan. At bagamat merong ilang SKPs element doon po sa media, mas mahalaga pa rin po na pagtuunan natin ng pansin yung mga issue na may kinalaman po sa ating buhay. Ngayon, ano ang kritisismo natin dito? Una, maganda na wala namang nagbabawal kay Ivana o kaya sa kahit na sinong social media user na gamitin yung kanyang social media account para sa anumang bagay na gusto niya. Halimbawa, gustong mag-upload ni Ivana Alawi ng prank sa kanyang nanay at yung video ito, tapos panonoodin ito ng maraming tao, wala akong problema ron. Kaya lang, kapag ka meron kang news media organization na gagawing balita ang anumang nagbaviral sa social media, parang ang tanong dito, paano ito nakakahubog sa opinyong pampubliko, yung ganyang klaseng artikulo. Tapos pangalawa, ano ba ang motibasyon ng media para sa paglalabas ng ganitong artikulo? Ito po ay yung tinatawag nating clickbait para makapag-drive ka ng mas maraming traffic dun sa website mo. Tapos syempre, the more traffic on your website, the more you can monetize your domain presence. So, ibig sabihin nito, mas narami yung mga advertisements mo. Tapos, kikita ka rin. Depende dun sa business model na i-adapt mo. Kasi dun sa iba, hindi na kailangan ng advertisement. Kailangan lang ay yung CPM o yung cost per mil. Cost per 1,000 impressions. Tapos minsan naman CPC o yung tinatawag na cost per click. So kada click mo, merong makukuha na pera mula dun sa yung website mula dun sa pag-click mo dun sa mga link. So yun, isang paraan na dapat natin tingnan na parang isa itong mekanismo ng media para kumita lalo na sa panahon ng pandemic. Ngayon, hindi naman ito kritisismo sa ABS-CBN mismo, kundi pagpapaliwanag lang kung bakit yung mga maraming dominanteng media ay nagre-resort sa ganitong klase mga artikulo kahit sa panahon ng pandemic. At yung panawagan lang natin sa mga ordinaryong tao, yung mga ordinaryong social media user, yan, tayong lahat sa mga ordinaryong social media user at online user. Iwasan na lang siguro natin yung mga ganitong klaseng mga artikulo kung gusto nating basahin. Mas kailangan nating pagtuunan ng pansin yung mga mahalagang issue na may kinalaman po sa ating buhay at kabuhayan. Tapos, yung SK system, nakikita rin natin minsan sa social media. Kasi kung titignan mo yung trending topics as of last night, 9:40 p.m., ayun, number one si Ivana, tapos pangalawa, yung tungkol sa K-pop, tapos yung si DJ Luño, yan yung parang pretend boyfriend ni Ivana, kunwari, dun sa prank niya, so trending din po yun. Tapos yung Supermoon, nag-trending din. Tapos yung tungkol sa Mick, both sirang plaka on Mick. Parang nawala bigla yung COVID-19 sa diskusyon, di po ba? Sa totoo lang, hindi ko naman sinasabing dapat na parating nasa diskusyon yan. Kaya lang, ang mahalaga po nating dapat tandaan sa media, mas mainam na kung ikaw ay responsable social media user, sana ang pinopost at pinotweet po natin ay yung mga may direktang kaugnayan sa ating buhay at kabuhayan.
So ulitin po natin na wala namang masama kung papanoorin natin yung mga video ni Ivana. Ako, napilitan akong panoorin yon para may madiscuss po tayo ngayon. Wala namang masama ron. Kaya lang kung magpo-post pa tayo, edi parang mas mainam sana yung mas mahalagang bagay yung i-post natin. Para mo na rin akong tinanong, kailangan ba natin mag-post ng mga kinakain natin araw-araw? Diba? Paano ba tayo mag-recycle ng pagkain? Ang kinakain ko bang sardinas, ligo ba yan, omega? So, yung mga bagay na yon pwede natin i-discuss. Kasi lalo na kung may kaugnayan sa ginagawa ng ligo, sa kanyang mga advertisements na nagbabiral sa kasalukuyan. Pero kung kukunan mo lang ng litrato, yung mga pagkain mo, parang para saan pa yon, di po ba? So, in other words, hindi lahat ng bagay kailangan natin i-post. Mas mahalaga i-post natin yung mga may kinalaman sa buhay at kabuhayan. So, siguro, bago po tayo dumako sa ating open forum, magandang pagtuunan natin ng pansin yung 5 basic principles of journalism kasi mahalaga ito sa media literacy. So, una, yung pagsasabi ng katotohanan. So, pinag-usapan na po natin kanina yung contextual accuracy at saka factual accuracy. Tapos pangalawa, hustisya. Ano ibig sabihin ng hustisya? Bigyan mo ng hustisya yung artikulo mo sa pamamagitan ng pagiging objektibo. Kaya nga, napaka-toxic at napaka-problematic pagka meron kang isang tinatawa ng isang malaking news media organization na nagsasabi na dapat na official sources of information lang yung pagtutuunan mo ng pansin at yung pagkukuhanan mo ng batayan sa iyong mga artikulo. Dapat po, lahatan po yan, dapat po inclusive. And in fact, sa usapin ng normative standards ng journalism, naniniwala po yung maraming periodista na ang tungkulin po natin is to give a voice to the voiceless. Bigyan ng boses ang mga walang boses. Kaya nga minsan, meron tayong preferential option po talaga dun sa pag-i-interview sa mga marginalized and underrepresented. Halimbawa, si Susan Roque. Bakit kaya maraming news media organization nung napabalita yung pag-aresto dun sa San Roque 21, bakit kaya sila in-interview? Kasi nakikita yung kahalagahan ng kanilang boses, lalo na't wala silang paraan para irehistro yung kanilang boses sa mas malawak na publiko, kaya doon nagiging mahalaga yung papel po ng media. Pangatlo, kalayaan o freedom. Ngayon na merong lockdown, gusto ko sanang ulitin na under attack po yung ating freedom of speech and freedom of expression, pati na rin po yung press freedom, dahil po doon sa pagpasa ng Bayanihan to Heal as One Act, merong isang provision doon na nagsasabi na paparusahan yung nagpapakalat ng sinasabing fake information o false information. Kaya lang, wala kasing kahulugan kung ano yung false information na yan. Kaya parang sa sobrang broad niya, lahat na lang pwedeng makover ng provision na ito. Kaya nga kahapon, napabalita yung pinatawag sa FBI na nag-post sa social media tungkol dun sa 2 billion na jet ni Duterte na mas mainam sanang ginamit para makatulong sa nahihirap. Pinatawag siya, bakit daw niya pinost yun? Eh di ba expression yun ang opinion? Tapos yung editor-in-chief ng Dadon, ng UE, di po ba? Nasa probinsya siya, tapos na-offend yung mga teacher niya kasi meron siyang mga pinost na medyo critical daw sa gobyerno, tapos pinilit siyang mag-sorry at binidyo pa yung kanyang pag-sorry. So parang ang nangyari dyan, talagang pinokompromiso po yung ating kalayaan sa kasalukuyan. Ano ang sinasabi ni Lambeth tungkol sa freedom? In the absence of freedom, it is the journalist's responsibility to fight for it. Kaligang tungkulin po ng mga periodista at saka kahit tayo ng mga ordinaryo media user na ipaglaban po natin yung ating kalayaan sa pamamahayag, yung kalayaan na to freely express our thoughts online and offline. Kasi pagka under threat po yan, makokompromiso po yung ating demokrasya. Pang-apat, humaneness. You treat human beings as people worthy of respect. Magbigay ka pa rin ng paggalang sa kanila. Halimbawa, kahit si Pangulong Duterte, pwedeng galit na galit ka sa kanya, pwedeng ayaw mo talaga sa kanya, at pwede kung anong-anong panawagan ang ginagawa mo.
Kaya lang syempre, yung name calling, huwag mong gawin sana. Huwag mo siyang ihalin tulad sa isang hayop na gabi lang kung lumalabas. Kasi, hindi yun nakakapagpataha sa antas ng diskurso. Siyempre, kung kayong magkakabarkada o magkakapamilya lang yung nag-uusap, pwedeng ganun yung usapan ninyo. Pero pag nag-post ka sa social media, ang mas mainam sana, mas maging detalyado yung kritisismo mo. Kung ikaw ay pabor o hindi sa isang bagay. Ikalima, stewardship. Ibig sabihin lang naman ng pagiging steward, ikaw ay role model sa isang profesyon. At dito, yung periodismo. So, halimbawa, kung paano mo i-apply yung stewardship na yan sa social media use. Maging magandang halimbawa ka na ang mga pinopost mo ay yung mga may kinalaman lang sa buhay at kabuhayan ng mga tao. Minsan yung ibang mga social media user na nanawagan o nakikiusap, di ba, na sana sa panahon ng lockdown, wag mo nang i-post yung mga pagkain nila na parang ano, Foodstagram ba yung tawag doon na ginagawa ng mga ibang tao na yung pagkain pinaflex o pinopost nila. Kasi raw maraming nagugutom sa kasalukuyan. Sa extent, totoo naman yun, pwede namang gawin yon. Although you can also counter argue, depende rin naman yan sa konteksto kung bakit mo pinopost yung mga pagkain na yon. Halimbawa, kung ikaw gusto mong mag-tip, magbigay ng tip, paano mo pagkakasyahin ang isang lata ng sardina para tumagal ng tatlong kainan? Kasi minsan yung maliit na lata ng sardina, isang kainan lang yon, di ba? Kasi minsan dalawang piraso isa lang yon, napakaliit pa, di ba? Minsan, dadayain ka pa ng sardinas, isa't kalahating isda lang yon. So, parang kulang pa sa iyo yun minsan. Kayang gawin yon, sa totoo lang. At pwede pong magbigay ng tip. Spoiler alert, bumili po kayo ng maraming miswa. Yon, doon mo mapaparami yung sardinas. Pero yon, halimbawa, yung ganong klaseng tip na yon, pwede pong gawin yan sa usapin ng stewardship kasi parang ikaw yung magiging role model. Maraming magsisigaya sa'yo para masigurado na mapapataas yung antas ng diskurso. Siguro ano, pasok na tayo sa ilang conclusions and recommendations. Yung iba dito napaka-self-explanatory na kaya hindi na natin pahabain pa. Siyempre, yung tamang paggamit ng wika. Ano ba mas mainam, English o Filipino? Depende po yon kung sino yung inyong target audience. Minsan po, sa kaso ko, napipilitan akong gumamit ng English kasi yung network ko po, medyo international po yan. Merong mga hindi Pinoy na nagbabasa ng mga posts ko. Kaya lang kung kailangan ko makipag-usap ng direkta sa mga kababayan natin, syempre, sariling wika po yung ginagamit ko. Avoid name calling and mudslinging. So, syempre, iwasan yung mga masasakit na salita tulad ng ano, bobo, komunista, dilawan, at kung ano-ano pa. Diba? Do not use rumor or unverified information. Siyempre, yun na yung pinag-uusapan natin kanina. Kasi kung chismis lang yan, bakit mo siya ipopost? At saka iwasan natin yung minsan meron unverified information tapos ang post natin, totoo ba ito? Diba? O friends, paki-check naman kung totoo itong datos na to. Iwasan po natin yon kasi hindi yan nakakatulong. Kung gusto mong i-verify, mag-private message ka siguro sa mga tao na nasa posisyon para sagutin ka. Huwag nang i-post publicly po sana. Tapos, do not depend on unreliable sources and distinguish between real and fake news. So, syempre, kung unreliable yung source mo, edi huwag ka nang maniwala sa kanya. Diba? So, kunin mo yung reliable po talaga. At ano ang halimbawa ng reliable source of information? Syempre, bulaklat. Diba? Anyway. So, iba pang conclusion and recommendation, be level-headed enough to engage in a healthy debate. Kung kailangan magpag-debate. Pero kung trolls po yan, lalo na anonymous account, ako ang suggestion ko, wag na po sana. Kasi hindi rin yun, baka mas maka-apekto pa yun sa inyong mental health. Tapos, be mature enough to ignore personal attack. So yun, minsan tatawagin kang ng mga masasakit na salita, gagamitin yung masasakit na salita sa'yo para siguraduhin na nasasagot ka. Minsan, you're better off ignoring them. Don't stoop to the level, syempre, of individuals na lalo na yung pumapasok sa mga personal na atake o ad hominem attacks. They're better off na
na they're better off ignored, in other words. Tapos, dapat makatulong tayo sa paghuhubog ng opinion pang publiko. Yun yung talagang tungkulin po talaga ng mga social media users sa panahon ng lockdown. At dapat may pagsasaalang-alang tayo sa ating online audience. We assume that they deserve nothing less. Tapos kung merong, ayun, magkakaibang opinion, edi magkaroon tayo ng isang healthy exchange of ideas. So yun lang naman yung mahalaga po roon. So ito yung ilang references na ginamit ko po dun sa presentasyon ito. At siguro sa pagkakataong ito, nais ko pong pasalamatan kayo sa inyong pakikinig at maglaan po tayo ng kaunting oras para po sa ating question and answer portion. So maraming salamat po at binibigay ko na po yung floor kay Janet para po sa mga tanong. Maraming salamat, Sir Danny. Talagang napaka-juicy ng inyong topic talaga ngayong araw na to at very timely talaga kasi nga, di ba, yung sinimula natin to nung fake news eh, di ba, yung unang-una nating episode na maraming, at maraming naghahanap ng part 2 at ito na nga yung talagang part 2 kasi may mga pagkakataon naman talaga sa totoo lang na ibinabalita kung ano yung sinasabi ng official sources pero paano nga kung sa panahon na ang sinasabi ng mga official sources ay hindi rin nga talaga totoo o kapanipaniwala. Sama na dyan yung mga midnight newscasts, no? Yung mga midnight telecasts ng ating favorite. Ang ika nga ni Sir Danny sa isang tweet niya, ating favorite virus elected in 2016. So, talagang sa panahon ngayon, yung truth-telling talaga, no? Yung napakahalaga ng role ng media na magpakalat ng tamang impormasyon at lalo na sa gitna ng limitasyon na yung ating mga official sources ay hindi ganoon ka-reliable sa pagbibigay sa atin at kaya nga medyo ano din eh parang nakataas din ang kilay, 'di ba, nung mga iba na to kung kaya yung mga datos na nakukuha natin at kapag may binibigay na datos ay mapapataas yung kilay ng maraming nating mga kababayan. So, sir, kanina may mga tumatanggap kasi tayo ng mga questions na rin, no, mula sa ating mga kasama natin sa webinar na ito. Pero bago lang po yun, naalala ko lang, kasi maraming mga media practitioners din talaga ngayon na restricted na rin ang movement dahil na sa walang mass transportation at pinag-iingat na rin ang kanilang mga media owners. So, hindi kaya po, alam ko lang po muna to, no? Hindi ka po kaya ito ay parang nagkakaroon tayo ulit ng parang mala hotel journalism na ano po yung pagtingin niyo? Yeah, magandang tanong yan. Yung parachute journalism, talagang reality yan. Lalo na at ito, yung mas ina-ascribe natin doon sa mga foreign correspondent na tipong ano, magkukulong sa hotel, pupunta sa isang bansa, magkukulong sa hotel, lalabas, tapos magre-report, tapos parang ang dating niya, parang siya na yung eksperto sa nangyayari, pero hindi niya alam yung kultural na aspeto ng ilang mga bagay. Kaya nga minsan, yun yung puna natin sa mga foreign correspondents lalo na. Nung typhoon Yolanda, yun yung nangyari sa reportage halimbawa ng CNN, kung papangalanan natin ilang mga news media organization na foreign, na parang kulang yung pagsasakonteksto kasi hindi sila talaga nag-immerse ng mabuti. Tapos kahit within the local network, bago yung pandemic, ha? Minsan yung parang pangunahing puna ng ilang community journalists, pagka taga-Maynila halimbawa, pupunta sa isang probinsya para mag-cover ng isang malaking event doon, parang hindi na ire-report ng mabuti yung cultural na aspeto at hindi mas napapalalim yon. Ngayon, sa panahon ng lockdown, dahil medyo restricted nga literally yung movement natin, talagang nagre-rely tayo sa internet as a vital source of information. So meron talagang risk na baka makuryente tayo sa balita, lalo na sa isang sitwasyon na ang mga interviews natin hanggang text na lang o kaya hanggang phone call na lang. Kasi iba pa rin yung personal, yung face-to-face interaction mo pagka may ini-interview pa talaga. Para mas nakikita mo yung body language at para mas nakakapag-follow up ka ng mga questions mo. Kaya yung mga, sa ganong konteksto, may limitasyon yung reportage ng media
Kaya nga yung mga yung publiko dapat ma-realize din yung ganung klaseng limitasyon at dapat na magpursige rin tayong lahat na alamin yung katotohanan. Halimbawa, kung ikaw ay taga Quezon City at may nire-report tungkol sa lugar mo na medyo tingin mo kulang pa sa media, you have to bring that to the attention of the particular reporter or the particular news media organization para ma-correct yung mga balitang yon. So, tapos, syempre, dapat may malinaw din disclosure yung mga nasa TV, mga nasa radio, kung nasaan sila at sa time na nagre-report sila. So, yung mga ganong limitasyon, talagang realidad po yan. At yung siguro linawin din natin bilang panghuling punto, nilalabanan din natin yung restrictions na ini-impose, lalo na ng Presidential Communications Operations Office laban sa media, kasi parang nagkakaroon ng accreditation requirements na tingin natin ay walang batayan. Tapos si Martin Andanar noon, nangako siya na lahat ng request i-approve naman daw. Pero ngayon, nag-iba na ng tono, parang limited na lang. Kaya nga yung ilang mga news media organization na deny yung accreditation. I wish to go on record to say na yung Bulatlat at yung iba pang mga alternative media outfits ay hindi in-accredit kasi nga parang sinasabi na limitado lang yung accreditation at ang priority raw ay yung mga nasa dominant media at kahit yung mga nasa dominant media, piling-pili rin yung mga na-select. Okay. At meron pong mga katanungan din na ipinadala po yung mga kasama natin ngayong araw na ito sa webinar na ito, yung mga sumama po ngayong araw na ito. Una pong tanong mula po kay Paolo Isidro Saxon. Ay, nawala. Very good. Ayan. Ano naman po ang masasabi nyo sa headline ng ABS-CBN News Online patungkol sa pagpaslang umano sa isang magsasaka dahil sa ayaw umano nitong magsuot ng face mask? I think nabalita ito mga 2 days ago at naging usap-usapan nga sa social media, sir. Okay, maraming salamat. Nabasa ko po yung artikulong yon. Tapos yung titulo, tingin ko dapat na na-improve pa sana siya. Kasi hindi lang yan usap ng hindi pagsusuot ng face mask, kundi yung pag-aamok di umano ng magsasakang yon. Kaya lang, ano't ano pa man, ang mas dapat na isa-konteksto talaga, bakit kailangan gamitan ng puwersa? Kahit na sabihin mong nag-amok yan, kahit na sabihin mong armado yan ng barrel o kung anuman, ang tungkulin po ng police is to serve and to protect. And preservation of life is part of the protocol po ng APNC. Hindi po yan papatayin kita agad. Hindi po dapat ganun yung naging protocol. Kaya titingnan pa rin ito, yung framing pa rin dapat dito, kahit na sabihin natin medyo kulang po sa datos na kailangan hanapin pa, batay sa limitadong impormasyon na meron tayo, iuugnay pa rin natin yan kung ano ba yung rules of engagement sa usapin ng pag-confront sa ganong klaseng mga kaso. Kasi sa pagbabasa ko po ng protocol ng Philippine National Police, talagang hanggat maaari, preservation of life should be of utmost importance. Well, ideally po talaga. Yun po talaga ang kanilang mandato, no? Yung protection of life. Kaya lang paano nga kapag ka merong order na shoot them dead. Yun lang ang problema natin dyan, sir. Tama. Anyway, so ito po, itong tanong na to, pumasok to kanina, sir, habang kayo ay nag-discuss tungkol sa escapism, no? So may nagtanong po dito, mula naman to kay Raquel Castillo. Paano naman daw po yung konsepto rin ng infotainment? Okay. Magandang tanong yan. Kasi yung infotainment, parang pinagsamang information sharing at saka entertainment. So parang ang tendensya talaga ng infotainment, matrivialize yung mga issue. So halimbawa, sa usapin ng pandemic, minsan nagkakaroon ng elements ng infotainment kasi parang ginagawa mo na lang na katatawanan yung pinagdaraanan ng mga mahihirap. Merong isang magandang case study, di ba, na parang nag-viral yung ginagawa ng tatay na parang ang ginawa niya doon sa isang pirasong tuyo, parang sinabit lang niya, tapos pinapakain niya yung anak niya sa pamamagitan ng pag-amoy ng tuyo sa may yung susubukan niya, di ba? Actually, magandang balita yon. Kailangan bang i-report siya? Of course, kailangan po yon kasi interesting po siya na kaso.
Kaya lang, ang framing po dapat doon ay isa konteksto po natin ito doon sa usapin ng desperasyon ng mga mahihirap na kung saan nagiging mapanlikha po sila para masiguradong magkakalaman yung chance, yung ano, yung sigura ng mga anak po nila. So nung nakita ko po, actually first time po makita yung video na yon, ako, hindi ako natawa. In fact, medyo naiiyak ako noon kasi parang nakita ko na ganito na pala kalala yung sitwasyon doon sa lugar na yon, at itong kawawang tatay na to, eh, yun na lang yung ginagawa niya. So akala ng mga tao, nagpapatawa lang siya. Pero it's a desperate cry for help. Na parang ang gustong sabihin ng mga pamilya roon, tulungan niyo naman po kami kasi hanggang kanin na lang po yung pinapakain natin sa mga anak natin. Oo, talaga, ano, sir, no, kasi medyo tricky din talaga yung pagbibigay ng infotainment kasi medyo tatawid ka dun sa very, very thin line na nagpapatawa ka at nagbibigay ng informasyon at tatawid ka din sa natitrivialize masyado at nawawala na ng context kung ano ba talaga yung ano. So medyo tricky question at tricky na subject pag-usapan lalo na sa panahon ng pandemic talaga. So yeah. So mga vloggers dyan. Sino ba yun? Mag-ingat po kayo sa mga jokes, sabay ganun eh. So sir, ito, meron pa tayong ilan pa po mga katanungan. At saka mga komentaryo din. Ito naman po mula sa ating community manager ng Bulatlat. No? So yung si from Rain Tarina. Escapism din po bang matatawag ngayong panahon ng quarantine yung mga pag-usbong ng mga online trash talkan, no? O mga online rambulan, groups wherein people build online communities sa Facebook na ang objective ay to badmouth each other. Paano ba pumapasok ang media literacy? Okay. Siguro pwede mong sabihin na yung badagulan o trash talkan na yan, lalo na doon sa Big Four, di ba? Medyo nakakatawa rin yan eh. Pwede mong sabihin, gawain to ng mga estudyanteng wala talagang magawa sa buhay o mga bored lang, ganyan. Kaya lang siguro yung advice lang natin sa kabataan, kung talagang bored kayo, parang there are better things to do than to do trash talking. Kasi sa totoo lang, parang baka magkapikunan pa kayo at baka kung ano pa yung mangyari. At nangyayari siya, medyo na-monitor ko ng konti yung ginawa doon sa Big Four na bandagulan or trash talkan, tapos parang ang dating eh parang ayun, at sa simula it's all in good fun, pero may mga napikon, may mga nasaktan yung ano, yung damdamin, tapos parang tunay na ano, na flame war yung nangyari. Kaya sana iwasan natin yon, kasi pwedeng in good fun lang ito para sa ibang mga tao, pero hindi mo alam na nakakasakit ka na pala ng damdamin, ito ba? So yon. Naalala ko dito sir yung ano, yung mga events na inorganize dati, nakalimutan ko na naman kaganapan yun, yung mga suntukan tayo sa Ace Hardware, yung mga ganyang events na ginagawa. Oh. Pero minsan sabi nga nung mga ano na, mga Gen Z nating ano, minsan ano daw eh, parang way of, parang debriefing na rin nila na mailabas lang nila yung sa mga nang loob, yung mga ganyan, or kung ano man, no, para lang makakope doon sa mga panahong tayo ay mga kaka-lockdown nga. Ah, so yeah. Yeah, pwede namang in good fun yan. Kasi may mga kaso, specific na, halimbawa, student council election, tapos parang sasabihin mo, iyakan sa doon sa lugar na ginagawa yung final counting. Kasi may iiyak yan, may matutuwa, di ba? O kaya pagka basketball finals, di ba? San mababaha ang luha? Sa Katipunan ba o sa Espanya? Yung mga ganong biro, siguro sa tingin ko, wala namang masama roon. Kaya lang iwasan lang natin yung masyadong magkapikunan talaga. Lalo na sa panahon ng lockdown, kasi iba-iba yung stress level natin. Tapos iba-iba rin yung state of mental health po natin. Kaya siguro bilang social, dahil tayo, pinag-uusapan natin media literacy, siguro nararapat ding ipaliwanag sa mga tao na hindi sa lahat ng pagkakataon dapat naka-on yung social media mo. Halimbawa, ngayon, panahon ng Semana Santa, bukas, Biyernes hanggang Linggo, kung gusto mong wag munang mag-login or bumisita sa iyong mga Twitter, Facebook, or Instagram account, wala namang problema roon eh. Kung gusto mong gamitin ito bilang time for reflection. Kasi ngayon, kahit sa psychology, meron ang tinatawag na Facebook Addiction Disorder.
So nagiging real mental health issue na rin talaga eh, yung pagbabad sa social media. Kaya mas mainam na iwasan din ito kung tatingin mo eh nakakasama na ito sa iyong mental well-being. Oh, tama po 'yan. Naniniwala ako diyan yung social media ano detox na tinatawag na marami. Ang mga social media influencer, ganyan, kailangan nagpapahinga ng kaunti. Sige po. Ito, may susunod na tanong. Hindi rin po ba part ng media literacy ang pag-alam kung sino ang may-ari at may control ng specific media, lalo na mainstream media, para mas maiintindihan natin kung paano isinusulong ang private and political interests. Ito, idugtong po na rin po, no? So lastly, part din ng media literacy to develop the sensitivity or to be aware of what things are not appearing, not found in mainstream media. Yeah. Maganda yung punto dun sa una, yung media ownership. Sorry, hindi masyadong naging detalyado yung pag-discuss natin kanina dun sa tatlong components. Pero yung media ownership falls under process. Kasi yung paggawa, yung pag-create, yung creation, development, and dissemination of media content, ang pangunahing factors po dyan, yung ownership, at saka yung tinatawag nating gatekeeping. Minsan dapat nating i-diin na yung reporter, wala yung direktang kinalaman talaga eh, kung ano yung mangyayari sa kanyang istorya. Isusumite lang niya ito, tapos yung mga gatekeepers ang siyang magtatakda kung i-ere ba ito o ipapublish o hindi. Pero sa bandang huli, kung masyadong hands-on yung mga may-ari ng media, pwede rin nilang i-shoot down eh yung sinasabi ng mga gatekeepers, lalo na sa mga media organization na severely compromised yung kanilang editorial independence. Tapos, Janet, pwedeng pakiulit yung susunod na punto, yung pangalawang tanong? Yung isa pong sinabi niya, yung pangalawang part ng sinabi niya ay yung pag-develop ng sensitivity na hindi lahat ng nagaganap sa buong mundo ay lumalabas sa mainstream media. Ay, yung mga ibang nangyayari outside of. Tama yun. Oh, yeah, I agree. So, sensitivity is also an important issue. Kaya nga kung ikaw magre-report, isang prinsipyo rin yan sa journalism, yung humaneness. Yung pagiging, kasi part of being humane is knowing yung ano yung limits mo sa pag-interview sa mga tao, tapos kung ano rin yung dapat mong i-cover. At kung ano yung limitasyon ng sources of information mo. Halimbawa, sa panahon ng pandemic, yung World Health Organization, don't get me wrong, napaka-reliable niya as a source of information, lalo na sa usapin ng global data. Kaya lang, pansinin po ninyo, walang masyadong datos tungkol sa Taiwan. Bakit? Kasi may political na component po yan kasi nag-a-adhere yung WHO sa One China Policy. Kaya yung mga kaso sa usapin ng COVID-19 sa Taiwan, ini-incorporate po yan sa China, doon sa mismong datos sa China. Kaya it doesn't make sense. So, yung mga yon dapat aware tayo. Which is also quite unfortunate nga, sir, no? Kasi napakaganda din ng naging approach ng Taiwan doon sa pagharap nila sa COVID-19. Hmm. At maraming mga bansa sana ang maaari ding makapulot ng lessons mula sa kanilang naging experience. Unfortunately nga ay hindi napapopularize dahil sa limited na information na meron na lumalabas sa media or nagiging available din sa atin, no, sa ating mga media practitioner dahil hindi naman tayo lahat ay may access or kung ano man doon sa Taiwan government. Pero based from little information na lumalabas, na paunti-unti ay lumalabas na rin. Talagang napakahusay din yung naging approach nila. At sana ma-discuss pa, no, para mas makapulot pa tayo ng mga lessons, di ba, sir? Ganon din yung nangyayari din. I think doon sa ating mga reporting din. Halimbawa ngayon, si Chusan Roque, under siege sila, no? Mm. Siyempre, parang lahat ng tao, parang papunta rin doon yung donasyon na ibibigay. Kaya maganda rin ma-highlight din. Ano ba yung nangyayari din sa iba pang mga urban poor communities na hindi ganoong nako-cover ng media na I'm sure similar din sa Sitio San Roque ang pinagdaraanan. So, yun. Teka. Ito. So, sir, tanong po mula kay Kenneth. May karapatan po ba akong magtanong sa mga opisyal na nag-e-enforce ng
EQC. ETQ, okay. EQC ata. Nagbabalak po kasi akong mag-conduct ng citizen journalism sa aming komunidad. Okay. Siguro sa usapin ng pag-conduct ng coverage as a citizen journalist, siguraduhin lang na meron kang ID. Kung wala kang press ID as a freelance journalist, siguro kahit na anong ID. Pero pwede mong i-assert yon sa pamamagitan ng ano ng freedom. Yung sabihin mo, yung i-assert mo yung freedom of expression, bigay mo, kailangan mong i-disclose yung tunay mong pangalan, syempre, dun sa mga kinauukulan. At dapat na mahinahon mong sasabihin kung bakit mo kailangan lumabas at para mag-interview ng mga tao. O kaya kung kailangan mong kumuha ng mga video o kumuha ng mga litrato. Basta't mahinahon ka lang. At kung sakali lang na ikaw ay pipigilan at sasabihin na, oy, di mo pwedeng gawin yan, pwede mong kontakin yung mga abogado na pwedeng magbigay ng libreng assistance sa'yo para i-assert yung rights mo. Kasi sa totoo lang, kahit na tayong lahat ay may kalayaan sa pamamahayag, minsan hindi ito in-honor ng ilang mga nasa kapangyarihan, hindi dahil sa hindi nila alam yung batas, kundi dahil sa minsan sinasadya nila na i-repress talaga yung media. Kaya dito, nagiging mahalaga, una, yung ating pagiging mahinahon, at ikalawa, yung ating pagiging assertive at yung pagkuha rin ng assistance, legal assistance, if necessary. So, ayun. Maganda yung ganyang inisyatiba. I wish you the best of luck. Sana magampanan mo yung gawa. Lalo na, sir, napakarami talaga pang mga kwento na kailangan pa nating mahalukay at kailangan pa nating mabulatlat at mailabas sa publiko. No? At kaya napakahalaga ng role ng mga citizen journalists sa panahon ngayon. Halimbawa, tulad ng sinasabi nito ni Sir Danny, no, na paano nga ba pinagkakasya yung isang can ng sardinas para sa pagkain ng isang buong pamilya sa isang buong maghapon o baka dalawang araw pa yan. No? So, yung mga ganitong kwento na madalas tinitrivialize bilang resiliency, no? Oh. ng ating mga kababayan, madalas na trivialize yan ng ganyan. Pero sa kabilang banda, pinapakita rin doon, no, kung gaano yung kawalan din nung kanilang access, no, to social services. Pag nakikita ko nga yung mga video nung sa ibang bansa, kung paano nila talagang mapapasana all ka na lang, di ba? Kung paano nila nagagampanan yung kanilang role o tungkulin nila sa mama. Siguro i-share lang natin, yung sa New Zealand na limbawa, di ba, yung online, kasi may online classes pa rin sila roon, at yung mga estudyante na walang access sa computer, pinoproblema ng New Zealand government kung paano ipapadala yung mga computer doon sa mga bahay nila. So parang ang mensahe ng New Zealand roon, ayan, pinoprovide namin yung mga facilities for online learning, dapat mag-aral naman kayo. So yun yung isang magandang approach. Ang mahirap kasi rito sa pamahalaan, parang nagiging bahala kayo sa buhay mo. Kapag magbibigay sila ng isang polisiya, tapos parang bahala na kayo kung paano ito i-implement. Oo. At saka sir, ano din siguro, no, yung nabanggit nyo nga kanina, mga pahabol lang to, yung pagbibigay din ng context doon sa ating mga ini-interview. At para mga friendly reminder din sa ating mga kasama din sa media kung paano i-frame yung balita. Minsan napakadaling i-dismiss na lang yung napakahirap na sitwasyon ngayon bilang ay matitigas kasi ang ulo ng mga yan. Binigyan naman na yan ng relief packs, bakit pa kailangan nilang magganyan-ganyan? Yung pala yung relief packs na binabanggit, 2 weeks ago pa binigay, 2 sardinas lang pala at 1 kilong bigas yung laman. So yung pagiging mapagmatsyag natin, no, sa panahon ngayon na yung katotohanan ay sadya talagang kinukubli o kaya ang ating tayo ay mini-mislead into something na hindi naman pala, either hindi totoo o talagang misleading yung mga binibigay sa ating facts. Kaya kailangan talagang maging critical tayo as media at bilang consumers din ng balita ay maging critical din para ma-push din natin itong mga media organizations na maglingkod talaga and service talaga ng sambayan ng sige naman talaga yung role ng media lalo na sa panahon ng national health emergency katulad na to, talagang yung public information talaga yung pinakamahalaga more than anything. So, wala na po tayong mga questions, sir, dito. So, baka meron lang kayong mga final words na gusto nyo ibahagi po sa ating tagapanood ngayong araw. Maraming salamat sa pagkakataong ito sa mga nanood po at
i-upload po natin ang video na ito sa YouTube at saka sa Facebook at sana po ay balik-balikan ninyo kung may mga paglilinaw pa po kayo tungkol sa media literacy. Siguro yung kailangan lang po nating dapat tandaan sa panahon ng lockdown, may mahalagang papel po ang media sa paghuhubog ng opinyong pampubliko, kaya dapat po nating gawin yung ating ambag sa pagpapaunlad ng media sa pamamagitan ng constructive criticism. Hindi po tayo dapat matakot na i-call out yung media sa anumang mga kakulangan nito sa reportage. Bagamat kinakailangan din siyempre natin maging mapagmasyad din doon sa mga tinatawag na sources of information na ginagamit ng media, lalo na po yung mga mula sa gobyerno. Kasi minsan, hindi lahat ng nagbinabanggit ay katotohanan, kaya dapat yung skill din po sa fact-checking ay gagawin din po natin. Kaya po sa panahon ng lockdown, manatili tayong nakatunghay at sumusubaybay sa media at mag-rely lang po tayo dun sa mga reliable sources of information, yung mga established news media organization. At saka huwag natin kalimutan yung dynamic hindi lang ng dominant media, kundi pati na rin po ng alternative media tulad ng Bulatlat, Kodaw, Pinoy Weekly, Davao Today, at marami pa pong iba na nakapaloob po sa alter media na network po ng alternative news media organization. Muli po, maraming pong salamat. Mabuhay po tayo na. Maraming salamat po, Sir Danny Buli, at mula po sa Bulatlat na nag-organize mula sa Bulatlat at Alipato Media Monitoring Center na nag-organize ng webinar na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng umattend ng ating webinar. Abangan niyo po ang audio at video recording nito na i-upload namin sa aming mga social media accounts. Para po sa humihingi ng PowerPoint presentation ni Sir Danny, i-upload din po namin, tama ba sir? I-upload din po namin as JPEG, as photos itong PowerPoint presentation ni Sir. Pakiabangan na lang din po sa aming Facebook account. Siyempre, huwag niyo po kakalimutan i-like and share and tweet ang mga stories ng Bulatlat at iba pang mga kapanalig po natin sa alternative media organization, lalo na sa panahon ngayon. So, Holy Week ngayon, sana po ay tulad niyan na sabi ni Sir, panahon para mag-social media detox. Pero habang nag-social media detox po tayo, kailangan tayo ay manatiling aware, manatili po tayong, baka mamaya pagkatapos ng social media detox natin, biglang pagising mo, ano na pala, na China na pala tayo, charot lang, joke lang. So, yun, so habang tayo ay nasa social media detox, no, habang ganon ay panatili pa rin natin na pagiging aware sa mga pangyayari. At isiguraduhin po natin na yung sinishare po natin ay yung tamang impormasyon na makakatulong sa pag-form ng diskurso towards yung diskurso para talagang tuluyan na natin masugpo itong COVID-19 at ma-push po yung nararapat na serbisyo para sa taong bayan. So, again, paki-share and like po kami sa social, mga ating mga social media accounts. Maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan po ninyo sa susunod na Huwebes po. Next week ay may panibago pong Bulatlatan at ipapadala po namin ulit sa inyo ang meeting ID at password para po sa mga nais umattend ulit sa ating Bulatlatan. Yun naman po, maraming salamat. Maraming salamat.